Paakyat tayo ngayon ng old zigzag road dito sa Atimonan. Marami ang ayaw dadaan dito sa National Park ng Quezon. They would rather pass by sa regular highway dun po sa ibaba, which is a longer route. Natatakot daw kasi sila dumaan dito. Sino nga naman ang hindi kakabahan sa nagtatarikang mga bangin dito? Paakyat kasi ito sa ibabaw ng mga kabundukan sa area na ito ng Atimonan. Kita nyo naman ang mga naglalakihang mga punong kahoy dito. Karamihan yan mga endemic, mga rare, at talagang masasabing mga matatandang mga kahoy. Yung bubang mga centennial trees na tinatawag. Hindi maiwasan na mag-isip talagang iba na mukhang may mga nakatirang kaprin raw o mga tikma lang na sa mga puno na yan. Kaya no wonder ayaw na ayaw dito dadaan ang marami, lalong lalo na sa gabi. Sa previous video ko nga, when I passed by sa baba nitong bitukang manok, kakaiba talaga yung naging experience ko. I hope napanood nyo po, at dun po sa mga hindi pa nakakapanood, please watch it kasi connected po itong vlog natin. Honestly, I cannot describe what happened during that ride kasi all throughout literally I was looking for my group. Masasabi ko talagang disoriented ako nun. Kaya naitanong ko nga, naiengkanto ba talaga tayong mga rider? Totoo ba talaga na pwedeng sapian? O sinasapian ba talaga itong mga bike natin? Sino ba talaga ang malas? Tanong lang po, ang rider ba o ang bike? Nakakatawa mang isipin, pero literally nahuhulog talaga tayo, hindi lang sa bangin kundi pati na rin sa bangin ng mga maling paniniwala. At sinapian na talaga ang mga pag-iisip natin. Siguro po maintindihan nyo po kung ano ang aking tinutukoy, which ultimately could affect our riding sa pagmamaneho natin, yung mga skills po natin sa pagra-ride, mga habits po natin sa pagmumotor. At yan ang mga katatakutan na tayo mismo ang gumagawa. Yan nga sinasabi na tayo daw ang gumagawa ng sarili nating mga multo. Yan nga pala ang mga bagay na nais ko pong i-share sa inyo, mga gat, mga dayang, sa ating vlog ngayon. Dahil yan po ang reality, ito po ang nagpapabigat sa ating mga riders na dapat tayo ay nag-i-enjoy, imbes na nag-i-enjoy tayo sa ating mga ride, pero dahil nga dyan sa mga paniniwalang yan, ay affected na tayo. Dala-dala na natin yan sa utak natin. Kaya psychologically, emotionally disturbed tayo. At yun nga, pag ganyan ang nangyayari sa atin, physically draining yan, lalong-lalo na pag medyo pahaba-haba ang ride. Nakaka-drain po talaga yan. Una, mga gat, mga dayang, drop your helmet, drop your head.
yan po ang isa sa mga nagsi-circulate sa lahat ng mga riders na once daw na nahulog or bumagsak yung atin pong helmet, susunod na babagsak yung ulo na po natin. Nakakatawa po, di ba? Pero when your helmet hits the ground, yan po sinasabi na your head will soon follow. Yan po. Pero may mga basehan po ba diyan sa sinasabi na yan? Ang katotohanan po niyan, mga gat, mga dayang, there is no factual basis for this. Pero isang bagay po ang matututunan po natin dito. One thing for sure na kailangang malaman po natin, na once ang isang helmet ay bumagsak o nahulog at na-damage ito, yung integrity po niya ay nawawala. Minsan kasi, pag bumagsak yung ating helmet, lalong-lalo na kung medyo expensive na helmet, mahal natin yung mga helmet natin, tapos nahulog siya, di ba tayo yung nasasaktan? Aray, minsan gumaganon pa tayo, naku po, yung helmet ko. Pero minsan, pag kinitingnan po natin yung helmet natin na bumagsak, hindi masimas natin, wala naman, okay naman, gas-gas lang, okay pa yan. Tama, yan yung nakikita ng ating visible eye. Well, in fact, yung integrity ng helmet ay na-compromise na. Dahil, yan ang dahilan na once na may mangyaring hindi maganda sa atin, once na na-aksidente po tayo, sana naman na hindi, yung helmet na dapat it gives protection sa isang rider, dahil nga siya ay bumagsak na, yun nga, yung integrity niya is lost. So yung capacity niya to protect our head ay hindi na natin pwedeng maasahan 100%. Kaya isang bagay ang maaring pwedeng isipin po natin, maybe expensive, but it's for your protection. Mas mahal nga, pero ang pinag-uusapan po natin, yung safety natin. Kaya be careful. I-secured nating mabuti yung paglalagyan ng helmet natin. Pangalawa, back pegs down. Yung mga pegs po natin sa likuran, may purpose po yan. For passengers use only. Pero kung hindi naman po gagamitin, back pegs up. Kasi pag naka-down yung mga pegs po natin, ang sabi daw, you are inviting otherworldly passenger. Kaya lagot ka. Lagi po natin paakyat yung mga back peg natin kung hindi ginagamit. Exception naman po niyan if you're riding in a funeral procession sa isang kapwa rider po natin na sumakabilang buhay na. Dahil ang ibig lang sabihin niyan, pag naka-down yung mga peg natin, ay yung mga fellow rider natin na namatay na, he or she can come along for one last ride. Napaka-sweet po, ano? Kaya naisip ko bigla, mahilig ba tayong bumili ng mga bike? Mga second hand na mga bike? Marami kasi mga ayaw bumili ng mga second hand na bike, lalong-lalo na kung galing sa isang namatay na rider na. O galing yan, minana mo lang sa iyong lolo. O ibig sabihin, pagpatay na yung may-ari ng mga bike na ginagamit po natin. Or, if not, nakapatay during a certain accident yung mga bike na nakuha po natin. Kaya yan daw po kasi sinasabi na don't ride a dead man's bike. Dahil, kung tayo po ay mapapaniwalain sa mga multo, wag na wag tayong bibili ng mga ganyang second hand the bike, lalong-lalo na kung yung may-ari ay namatay na. Yun nga sinasabi ko, or nakapatay sa isang accident. Mga gat, mga dayang, yan daw kasi, yung mga multo daw po kasi nila ay hindi pa na natatahimik. Kaya, sila po ay palaboy-laboy pa dito sa mundo. Kaya, pag nakita ka nila na ginagamit mo yung bike nila, sila daw po ay nagagalit. At sila ay sumasapi sa dating bike na kanilang pagmamay-ari o sa bike na naging dahilan ng kanilang pagkawala.
Kaya yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaloko-loko ang mga bike natin, maraming mga sira. Kung ano-ano mga nararamdaman natin, kung ano-ano yung mga iniisip natin, sana hindi na lang natin ito binili o hindi ko na lang ito ginamit. Alam niyo po mga gat, mga dayang, wala po tayong magagawa kundi ipagdasal na lang natin yung kapanatagan ng kanilang kaluluwa na sana sila ay nasa mabuting kalagayan na. They need our help. Pray for them. At yan ang isang bagay na pwede nating gawin na sa atin pong pagra-ride, huwag tayong makakalimot na magdasal. Yung mga rosaries po natin sa manibela, gamitin natin yan. Imposible ang sabi. Huwag magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Sabi nga, matakot ka na sa mga buhay, sa mga kasalubong mo sa kalsada, kaysa sa mga kaluluwa na hindi ka naman pwedeng saktan. Always ride safe and always enjoy your ride. Before we go, shoutout nga pala sa mga naging kasama ko po, ang mga sakristan ng Our Lady of Mount Carmel Paris sa Malilipot. Ito po ang inyong Father Rider. Goodbye for now. See you next upload. God bless you. Peace be with you.